ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinaldugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbubulong-bulungan ang mga pariseo at ang kanilang mga kasamahang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom, nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang pagtawag ni Jesus kay Levi o Mateo upang mapabilang sa hanay ng mga apostol ay isang malaking palaisipan sa mga eskriba, pariseo at sa mga maraming relihiyosong Hudyo. Si Levi o Mateo ay nakilala sa pagiging isang publikano at maniningil ng buwis. Sa kapanahunan ni Jesus, sa daigdig ng Ebanghelyo, hindi maganda ang reputasyon ng mga katulad nila sa dahilang sila ay tinuturing na mga taksil sa bayan. Kumikita sila ng malaki dahil sa malaking dagdag na ipinapatong nila sa buwis na ibinabayad ng mga Hudyo sa mga dayuhang mananakop, kung kaya't ganun na lamang ang galit sa kanila ng kanilang mga kababayan. Bilang isang publikano, marami siyang salapi at ari-arian, ngunit maaaring hindi naman siya lubusang masaya. Aanhin mo ang kapangyarihan kung dinadala ka naman ito sa kasakiman at pag-aabuso sa kahinaan ng iba. Aanhin mo ang yaman at maraming ari-arian kung dinadala naman ito ang iyong kaluluwa sa kapahamakan dahil sa pagiging bulag sa pangangailangan ng iba. Ang hindi naibigay ng mga bagay na nasa kanya na ay natagpuan niya nang matagpuan siya ni Jesus at tinawag para maging alagad sa kabila ng kanyang pagiging isang kilalang makasalanan. Kay Jesus natagpuan at nakamit niya ang habag at pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga malinaw ang sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng paggagamot, kundi ang mga may sakit.